So, hello guys! What's up? It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ayun na nga po, mga minamahal. Habang paulit-ulit pong sinasalsal ng mga abogado ni Turuyon at ng kampo ni Kibuloy ang paulit-ulit na written declaration, huwag nyo kaming ibibigay sa Amerika, extra rendisyon. Habang paulit-ulit pong sinasalsal yan ng mga kampo ng kulto ni Kibuloy, syempre money talks, diba? Alam nyo, ito yung nakakatawa. Kasi ang tanga ng mga lawyer ni Kibuloy. Biruin mo, hindi nyo ba alam yung separation of power ng three branches of the government? Alam nyo ba yung power ng judiciary? Alam nyo ba yung power ng executive? Alam nyo ba yung power ng legislative? So, di ba may mga separate function yung mga yan? So, bakit nyo pinipilit ang ating presidente na sundin kayo? Eh yung nangyari dito kay Kibuloy, meron pong separation of power yun. Nag-decide yung executive na mismo. 'Di ba? Sa parte ng executive, kailangan naman balabagin niya ng ating presidente. Hindi naman ata tama 'yun. So hindi ko alam kung bakit hindi naisip 'yun ng kampo ni Kibuloy. So paulit-ulit nila mga minamahal na ini-insist na hindi sila dapat ibigay sa Amerika yung assurance na dapat gumawa ng written declaration ng ating presidente. Akala ko ba appointed son of God ka? 'Di ba? Ako'y nagtataka lang ha. Appointed son of God ka, bakit ikaw yung nagbibigay ng kondisyon? 'Di ba dapat kami? 'Di ba kasi appointed son of God ka, dapat kami yung nagbibigay ng kondisyon sa katulad mo? Eh bakit parang nabaliktad ata? At wag mo ngang utos-utusan itong ating presidente. Anong tingin niyo sa ating presidente, tuta? Aso? Mga minamahal, kapag sinunod po yan ng ating presidente yung gustong mangyari ni Kibuloy, unfair po sa iba na mga pugante na katulad niya na siya na pagbigyan tapos yung iba hindi, 'di ba? Mas lalong magkakamarsyalo noon kasi hindi po patas. Ang tanging may papangako lang ng ating presidente, bigyan kayo ng patas na laban. Pero hindi yung assurance na hindi kayo ibibigay sa Amerika. Kasi although insulto din yun sa atin, 'di ba? Na kunyari pag mahuli ka tapos kukunin ka ng Amerika, insulto din yun mga minamahal para sa atin. Diba? Sa akin. Pero wala tayong magagawa eh. Kasi may kaso din itong si Kibuloy sa Amerika. Ano yung kaso ni Kibuloy doon sa Amerika? Bulk cash smuggling, coercion, engage in sexual human trafficking, sexual trafficking by force, fraud, coercion. So, diba? May kaso ka din doon. So, yung ini-insist mo na hindi ka dapat ibigay sa Amerika, eh paano hindi ka ibibigay? Eh may kaso ka. O mas okay na lang sana na iniisip mo, huwag niyo ko ipapasa sa Amerika kasi baka gurugurin nila ako kung wala kang kaso. Eh kaso meron kang kaso eh. Ba? Diba? Mga minamahal, nakakaloka talaga. So ngayon, ito, nagsalita itong ating presidente at talagang, nakuha, binakbakan, pa! Diba? Talagang pinamudmud sa kanila na hindi pinayagan ng ating pangulo yung gustong mangyari ng kampo ni Kibuloy. Hindi talaga pinayagan, ibinasura sa madaling sabi mga minamahal. Ibinasura po ng ating presidente yung request nila. At maganda nga yun mga minamahal na binasura kasi nga kapag pinayagan, syempre nandito yung mga taong katulad din ni Kibuloy, sasabihin, "Oh, si Kibuloy nga napagbigyan niyo tapos kami hindi." 'Di ba parang ganoon? Naisip niyo ba 'yun mga minamahal? Si Kibuloy nga napagbigyan niyo tapos kami hindi. Na mga yung ibang pugante din na katulad niya. So, pag pinagbigyan si Kibuloy, dapat yung ibang mga pugante magre-request na din yan. So ang unfair na nun mga minamahal. Hindi na tayo sumusunod sa rule of law and due process. Buti nga itong si Kibuloy may pa-senate hearing ka pa, dinaan ka pa sa rule of law and due process eh. Samantalang yung iba, 'di ba? Diretso kulong. 'Di ba? Bilis lang ng kulong agad eh. Nagkataon lang na itong si fugitive Apollo Kibuloy ay one of the powerful person, 'di ba? May kaya, may pera. So talagang syempre money talks, ha? Kung hindi tingnan niyo si Alice Go, kung hindi tumakas 'yan papunta
ng Indonesia. Sayang yung binayad niyang 200 million eh. Kung hindi siya tumakas ng ano, papuntang Indonesia, hindi naman yan mahuli. Kasi dito sa Pilipinas, ang dami mga mukhang pera. Itatago yan nila. Oo, itatago nila yung si ano, si Alice Go, katulad ngayon kay Kibuli. Si Kibuli, pag umalis ng bansa Pilipinas, matitrace yan. Oo, baka sa ibang bansa din yan mahuli itong si Kibuloy. Kaya naniniwala ako na itong si Kibuloy, nandito lang sa Pilipinas, nagtatago. Meron lang humaharbor dyan, mga minamahal. Meron lang nagtatago dyan. Siyempre, money talks eh. Pera ba naman? O, sige, sabihan ka, bigyan kita ng half billion o 500 million. Tago mo ko, hindi ako makita. O, diba? Ganun. Pag hindi siya, ano eh, tinago talaga. Ganun mga minamahal. So, ngayon, ito. Panoodin natin tong sinabi ng ating presidente, yung pagbasura niya sa request ng kulto ni Kibuloy. Ibinasura ni Paolo Marcos Jr. ang mga kondisyon ni poganting Pastor Apollo Kibuloy bago ito sumuko sa mga otoridad. Tama. Gait ng Pangulo, tila hindi naiintindihan ni Kibuloy ang proseso tuwing nag-i-issue ang korte ng arrest warrant. Wala naan niya ito sa kamay ng ehekutibo at sinabing tanging pag-aresto na lang sa pinahanap na korte ang kanilang papel dahil dito. Sorry mga minamahal. I mean, yung kanina sinabi ko na yung executive na yung nagdesisyon nito, hindi, ganito, may separate power yung legislative, may separate power yung executive, may separate power yung judiciary. So, under the president, di ba, wala na siyang pakialam doon. Kasi yung tanging ano na lang nila, yung tanging way na lang nila, yung susundin nila is arestuin itong si Kibuloy. Kasi, according to ano to regional trial court and yung korte na nga mismo nag-issue na ng warrant of arrest. So may separate power yung ano yung korte sa presidential power. So mga minamahal, hindi po tama na diktahan ni Kibuloy itong ginagawa ng ano ng pamahalaan, lalo pat sumusunod lamang tayo sa batas. Okay, continue. Lahat na niyang saysay ang mga kondisyon ni Kibuloy. Matatandaan na humiling si Kibuloy ng mga written guarantee kay Pangulo Marcos Jr. na hindi siya ibibigay sa Amerika kung saan naharap siya sa kasong conspiracy to engage in sex trafficking by force, coercion, at sex trafficking of children. Yan. Yan yung ano yung sinabi ng ano ng ating presidente. Actually mga minamahal, ano eh tawag dito. Nasa eroplano kasi ang ating presidente nung ano nagsasalita noon. Wait lang. Paano ba to? Eh sige ito, i-play natin. You've got the best deals on delicious food. Order now. May ads. Wait lang mga minamahal, may ads. An arrest warrant for him. An arrest warrant for him. Para hindi niya yata masyado naintindihan ang proseso ng pagka nag-issue ang korte ng bench warrant, warrant for arrest, it is out of our hands already. It is in the court's hands. Kailangan ang kausap niya ang korte. Tama. Dahil ang executive, ang papel lang namin ngayon ay arestuhin siya. So, all of these conditions that he's putting in our material. Diba? So yung condition ni ano ni Kibuloy immaterial kasi you know yung power nila as a executive branch is arestuhin na lang si Kibuloy coming from the ano utos ng legislative, 'di ba? Ng ano ng utos ng ano ng korte. Ano ba yan? So, yun mga minamahal, hindi niya pwedeng igarantiya. So, ang sabi nga niya no, ni President Marcos, mag-aral ka ng batas. Diba? Mag-aral ka ng batas. Sampal din to sa mga lawyer ni Kibuloy na kung ano-ano lang yung sinasabi ninyo kay Kibuloy, kaya nga nababaliw na eh. Diba? Diba? Pero hindi nyo man lang sinabi yung power ng three branches of the government. So, nakakaloka. So, anyway, yun po mga minamahal. It's me again, si Mima Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So maraming salamat. Ingat po kayo mga minamahal.